It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So ngayon guys, ang i-share ko naman sa inyo ay para makasingil kayo ng inyong mga pautang. Kung kayo ba ay nagpapautang ng pera, nagpapautang ng mga paninda, at kung ano man ang mga itinitinda nyo. Pero bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer tayo ulit sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual. Paki-skip na lang po ang video na to at manap kayo ng video na gusto nyo. So guys, kayo ba ay maraming pautang? Yung bang pautang na hindi na kayo nababayaran? Matagal na ba kayong may pautang na hindi nababayaran? O bago pa lang kayo na may pautang na hindi na rin binabayaran? So itong i-share ko sa inyo guys ay ritual para makabayad sa inyo yung taong pinagkakautangan nyo at para mabayaran na rin kayo. So guys, kinalimutan na ba ng taong yon na meron silang utang sa inyo? Iniiwasan ka ba niya? Kaya na may pinagtatago ang kanya pag nagkakasalubong kayo, parang hindi kayo magkakilala. So yung mga ganyan guys, itong ritual na to ay napakaganda para makabayad o para mabayaran ka ng taong umutang sa'yo. So ito lang ang kailangan natin dito sa ating ritual na to guys. Kailangan lang natin dito ng munggo. So alam naman natin na ang munggo ay napakagandang gamiting pampaswerte para makabayad ng utang, para mabayaran ka ng taong umutang sa'yo. At kailangan din natin dyan ng basil o kung ano man ang tawag sa kanya, kailangan po natin yan. So meron ako nyan guys, kaya lang bagong tanim lang siya. So hindi ko mapuputol kasi bagong tanim pa lang siya, hindi pa siya yung dumadami. Ayan, ganyan pa lang siya. Kaya hindi ko pa siya mapuputol. Ayan, bagong tanim ko pa lang siya guys. So, ipapakita ko lang siya sa inyo. At kailangan din natin dito ng papel na kulay white. Ayan, kailangan po natin yan. At kailangan natin dito ng kulay red po na ball pen. So, ganito lang guys ang inyong gagawin. Kapag nakompleto nyo na ang inyong mga kailangan dyan, isulat nyo yung pangalan ng taong may utang sa inyo. Kung ilan sila, isulat mo na dito lahat yan sa papel. Halimbawa, lima sila. So, isulat mo dito yung pangalan nila. Tunay po nilang pangalan. Isulat mo dito kung lima sila. Tapos, amount ng utang nila. Tapos, yung isa naman, tunay niyang pangalan, amount ng utang nila. Isulat mo dito. So, halimbawa na lang ito, guys. Ito, guys. Halimbawa lang ito. So, isulat nyo full name niya. Tapos, amount ng utang. Full name, amount ng utang. Full name, amount ng utang. Full name, amount ng utang. So, ganyan guys. Isulat nyo yan dyan. Dapat po ay tunay nilang pangalan. Isulat mo kasi may utang yan sa inyo. Kaya dapat alam nyo yung tunay na pangalan ng taong may utang sa inyo. So, ayan guys. Isulat nyo dyan yung tunay nilang pangalan at yung amount ng kanilang mga utang sa inyo. At pagkatapos, isulat nyo dito guys na bayaran mo na o mabayaran nyo na lahat ng pagkakautang nyo sa akin at huwag nyo na akong pagtataguan o iiwasan kahit kailan. Bayaran nyo na ang inyong mga pagkakautang sa akin at huwag nyo na akong pagtataguan kahit kailan. Bayaran nyo na lahat ng pagkakautang nyo sa akin at huwag nyo na akong pagtataguan kahit kailan. So, depende sa inyo kung ano yung isusulat nyo dito guys na mabayaran ka na niya ng pagkakautang niya at huwag ka ng pagtaguan. Depende sa kung ano yung mga pinagdadaanan nyo sa inyong mga pinautang. Kung ba sila ay nagtago na, kung sila ay hindi nyo na makita. Magpakita ka na sa akin at bayaran mo na lahat ng iyong mga utang sa akin. So ganyan, isulat nyo yun. Kung, depende kung ano yung mga nararanasan nyo sa taong pinautang nyo. Kung sila ay ilang taon nyo nang hindi nakikita, sabihin nyo dito na magpakita ka na sa akin ngayon. Bayaran mo na lahat ng iyong mga pagkakautang sa akin. So, kung ganyan, ulit-ulitin nyo lang yan. Basta hanggang sa magsara sila, ulit-ulitin mo lang yung salitang yun hanggang sa magsara sila. Hanggang sa magsara ito, guys, yung ganyan. Ipalibot mo dito sa pangalan nilang ito. At pagkatapos, ay tupiin mo siya papalapit sa inyo kasi pautang nyo ito, sinisingil nyo sila. Kaya kailangan papalapit sa inyo yung pagtupi kasi sinisingil natin sila. Bayaran nyo na lahat ng inyong mga pagkakautang sa akin at huwag nyo na akong pagtaguan o kaya naman ay magpakita na kayo at magbayad na kayo ng inyong mga pagkakautang sa akin. Tatlong tupi po ang inyong gagawin at ilagay nyo ngayon dito yung inyong papel. Ayan, ilagay nyo dyan. At
Lagyan nyo siya ng munggo o balatong. Meron kayong kulay pulang munggo, pwede po yan. Kulay pulang beans, pwede po ninyong gamitin yan. Ayan. Punuin nyo lang, guys. Ayan. So, ayan guys, punuin nyo lang. At pagkatapos, ay kumuha kayo ng fresh. Yan po, fresh po ang kailangan natin. Kunin nyo yung pinakatuktok o kumuha kayo ng dahon. So, hindi ko pa siya guys mabawasan kasi nga bagong tanim ko pa lang siya. Baka mamaya ay mamatay pa siya, diba? So, ito naman ay demo ko lang sa inyo. Kaya pinakita ko sa inyo itong aking basil o basil na ito. Ito guys, basil leaves o basil leaves. Ito ay may kakaibang amoy na naghahatak dun sa taong niritualan mo o sa taong ginawan mo ng ganitong ritual. Ito yung maghahatak para pumunta siya sa'yo, para bayaran ka niya o para makipag-usap sa inyo. Yung mga ganyan guys. Ang halimuyak nito ay napakaganda na maghatak sa kanila para magpakita na sila sa inyo o bayaran ka na niya o makipag-usap siya sa inyo. Ito ang magtatawag sa kanya para pansinin ka niya at pag-usapan niyo yung utang niya sa inyo. So, ganyan guys. So, ito guys, ayan. Bago pa lang siyang tumutubo eh. Kaya hindi pa natin siya pwedeng bawasan. Kumuha ka ng isang sanga niyan, yung ganyan. Tapos, ilagay mo siya dito sa pinakantuktok. Ayan, ilagay mo lang siya dito sa pinakantuktok. At ilagay mo ito ngayon sa inyong front door para tawagin siya ng tawagin nitong ating basil na to. Napakabango talaga nito. At maghahatak ito ng swerte sa inyo para mabayaran kayo ng taong nagkakautang sa inyo. So, ganyan guys. Inyo lang ito sa inyong front door. Ilagay mo dito yung dahon. Tapos, ilagay mo sa inyong front door. At hayaan mo lang siya doon hanggang sa dumating yung taong may utang sa inyo. Kung matutuyo ito, okay lang din na matuyo ito. Basta ang importante, sa front door nyo to ilalagay. Huwag nyo itong tatanggalin hanggat hindi nakakabayad yung taong may utang sa inyo. So, ayan guys. Pero kapag nag-umpisa na siya magbayad at natuyo na itong dahon na to, papalitan mo siya ng bagong dahon. Papalitan mo siya ng bago. Tatanggalin mo na yung tuyo na dahon nito at ilalagay mo dito bago na siya ulit. Pero okay lang itong munggo na to na hindi mo siya paltan, yung dahon lang ang papaltan nyo. Kapag nag-umpisa na siyang magbayad at natuyo na yung dahon, papaltan mo ng bagong dahon, fresh na dahon ulit ang ilalagay nyo. Para tuloy-tuloy lamang yung kanyang pagbabayad. So ganyan lang guys, kasimple ang ritual na to at ito'y makakatulong sa inyo para masingil nyo yung taong nagkautang sa inyo o yung taong pinautang nyo. So guys, lagi nyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. Lahat po ng bagay ay kailangan natin samahan ng sipag at tiyaga at paniniwala sa ritual na ating ginagawa para ito'y magdulot ng swerte sa atin. So guys, kailangan magsipag pa rin tayo sa paniningil. Halimbawa, makita natin siya, pansinin mo o tanungin mo, ganyan-ganyan. Kung nahihiya ka, eh yung parang kwento-kwentuhin mo lang muna siya bago mo ipaalala sa kanya yung kanyang utang. O siya na mismo ang magsasabi na, ay may utang pala ako sa'yo, yung ganyan guys. Basta ang importante, pansinin mo muna siya kung hindi ka pa rin niya pinapansin dahil nahihiya lang niya. Pero kung magkakausap kayo ng matagal, babanggitin niya sa'yo yung kanyang pagkakautang. So, dyan na mag-uumpisa yan na makapagbayad siya ng kanilang pagkakautang sa inyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!